Okay, so what's up guys? So welcome sa bago nating channel. So ito about construction. Okay, so ito napalayas to yung contractor dito sa ano. O bakit napalayas? Ayan. Pinutol yung poste. Pero bago nila putulin yan, marami na silang mga error sa sukat. Okay. Pero yun yung pinaka nag-trigger talaga nung pinutol nila yung poste para dugtungan kasi kinapos daw. Okay, so nagalit yung may-ari ng bahay kasi pwede naman silang gumamit ng mas mahabang bakal pero ang ginamit kasi nila ay 6 meters lang na bakal. So may nabibili naman po hanggang may nabibiling 9 meters, may 12. Nire-request po yun sa hardware. Okay, ayan o. Nakita nyo. Pinutol kasi. Tapos dudugtungan nila at saka nila bubuhusan. Ganun daw yung ginawa nila. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung project. So, ito. Yan yung nasa part na yan. Hindi yan naputol. Ito lang mga nasa likod. Ayan, kung mapansin nyo, meron ng forma pambuhos. Ayan, yan yung sa gitna. Yan, pinutol, diba? Ang sabi ng architect dito, ganyan daw ang ginagawa sa mga building. Yan, splicing sila sa baba. Yan, tapos sasaksakan nila yan ng bakal, tsaka tatalian ng alambre, tapos tsaka bubuhusan. Ganon yung diskarte nila na gusto dito. So, hindi alam kung nagkamali ba sila kaya nila pinutol o sinadya nila yon dahil ang kontrata na to ay cost plus. Ibig sabihin kung 10% yung cost plus, ibig sabihin kung gumasta ka ng 100,000 sa materialis, yung 10%, 10,000 sa kanila yon. So, kunwari 4 million yung kabuuan ng project na nagasta, 400,000 yung kanila, 10%. So, ang hinala ng mayari, gusto mapagasta sila ng gusto. Pero yung iba naman, ang sinasabi, nagkamali raw talaga sa size, sa sukat. Okay. Pero ito, meron tong plano. Sila din yung gumawa nun. Kaso, dalawang magkaibang tao sila. So, yung nagdo-drawing ng plano ay iba pa sa architect na nagpapalakad ng tao. So, meron siyang foreman dyan. Ayan, yung ginawa nila. Ganyan ang splicing nila. May konting bend. Okay. Masinsin na bakal. Tapos, tinalian ng alambre. Yan, ganyan. Tapos bubuhusan nila yan. Pero itong time na to, dudang-duda na talaga yung may-ari at nagbabalak ng ipahinto ang project. Dahil na-stress ang may-ari dahil pinutol yung bakal, yung poste. So, hindi kasi sila nabigyan ng magandang kontrata dito eh. Yan, paano ang remedyo niyan kung ano? Kung pinutol na. So, ang tendency niyan, syempre dahil hindi na siya buo, na-compromise ng gusto yung kanyang strength ng poste kasi yun yung pinakababa. As much as possible sana, walang bintong. So, ayan. So, nung time na to, wala na yung mga old contractor. So, iba na to. Niisip ni foreman dyan, yung bagong foreman, kung paano
aayusin to.